So hello mga pampam, welcome back on my YouTube channel again, Mr. Pam TV. So ito na yung resulta ng laro kahapon sa TRINITY Taiwan Stage 2. So ang nag-first nga yung Okyo Japan, pangalawa ang Trinity ng England, at pangatlo ang Kenya ng Japan pa rin. So ayan, andyan sa picture. Samantala mga pampam, si Marcelo Pilipi naman ng 7-11 click ay nalaglag mula sa panglima naging pang 32nd o pang 32 sa GC o general classification. At si Pareha naman ay naging pang 21st. So ayun, medyo malaking ano rin, hindi na masama no. Kahit na papaano nalaglag sa pang 32nd si Marcelo Pilipi ay umusbong naman itong si Pareha. So ngayon abangan natin mga pampam kung papaano alit ang diskarte ng 7-11 click ngayong medyo may iniindang sakit pa itong si Marcelo Pilipi. So titingnan natin kung sino yung magtatrabaho ngayong araw na to, dahil malaking ahon itong pagdadaanan nila ngayon. So ayan, umpisa na. So ang karera nila ngayon ay nasa 150 kilometers, at mas matinding ahon to ngayon kaysa kahapon. Dahil kahapon siguro ang ahon doon ay dalawang KOM. So dito yung kalsada dito ay kadalasan mas angat talaga kumpara kahapon. So kaya kaabang-abang to pagdating ng Webes, dahil mas ahon yun doon. So dito mga pampam, nakikita mo dito. So pinatunayan ni Marcelo Pilipi na kahit na nag-crash siya kahapon at may iniindang sakit pa ay nandito siya sa harapan, nagipagbakbakan dito sa ibang rider ng ibang bansa. So ang kasama niya dito ay may isang Kuwait at itong naka-pink TGS ba to? Parang Japan, kulay pink. Hindi ko alam kasi medyo malabo yung screen ko, so kayo na bahalang mag-identify kung ano yung bansa nandyan. Basta si Marcelo Pilipi ay nandito sa harapan, nagkipag sumasama dito sa bumubuong breakaway, bumubuong first group. So dito medyo sila ay nabutan sila ng peloton, nag-umpisa pa lang kasi 147.7 kilometers. So ginawa ko dito mga pampam tulad lang din kahapon at nung isang araw, skip lang ng skip, papakita ko yung mahalagang kaganapan dito. So dito yung kanina nabuo yung first group na apat sila, nabuwag ulit. So ito na yung isang pulang nagtatry ay mabutan din, so isang peloton na ulit sila dito. So ang takbo nila dito ay 51 to 52 km per hour. Ayan, tatlo umagwat, puro pulay nandito, at isang 7-11 si Marcelo Pilipi pa rin nandito at sinatsaga. So madali lang makita yung 7-11 pag malayo, kasi pangikita mo yung helmet nila banda sa harapan ay kulay itim, pula ang jersey, tapos yung helmet nila pula rin kaso may itim dito sa harapan, kaya makikita mo agad. So ayan, bumubuo ng first group dito sa bandang harapan, 43 kph yung takbuan. To ay 100, ito inusog kulot sa 137.2 kilometers, kung saan may bumuong apat dito sa first group, at kasama nga dito si wala mukhang naiwan si Marcelo Pilipi dun sa peloton, hindi sumama. So apat silang nandito sa first group. Tumatakbo sila ng 42 kph, samantalang ang nasa peloton naman ay siguro depende siguro kasi may kalsadang paakyat at mayroon pa baba. So makikita nyo sa screen, nakikita may bundok dyan na may legend dyan na nakikita mo kung paakyat o pababa yung tinatakbuhan nila. So sila dito, nabuo ulit ang first group. Meron dito ang 7 riders. Ay, 8. Mamaya pakita ko. Ito, 8 sila, 8. 2, 4, 6. 8 yan, 8. Nasa likod pa yung dalawa. 2, 4, 6. Si Marcelo Pilipi nandito, nakikipagpalitan.
Number 91 si Nicole Parea ay number 94. At yung dalawang number pa ay di ko alam kung ano number nung tatlong rider na sila Renz Michael Bundok at si Valdez. Tsaka si ano sino pang isang kasama nila? So, ayan, si Marcelo Felipe nang dadala ng first group. Dinadala niya first group ng 48 TPH. Napakalakas niyan. Lalo't ahon to. Ayan. Likod siya ulit, likod. So, hindi naman din ganun kagrabe yung tinamo niya kahapon. Kaso, andyan pa rin yun siyempre yung gas-gas. Kasi, gas-gas sa tuwad tsaka sa siko. Kasi yun naman na pagka na-disgasya ka talaga, kahit maliit lang yan, pag kinabukasan doon mararamdaman yung sakit. So, ito sila. Tinatakbo nila ng 49 GPH. Paangat. Ay, nakita nyo sa legend ng ano, din sa screen. Paangat. Ang agwat nila ay 1 minute and 18 seconds. 1 kilometer and 18 na. 1.18 kilometers yan ang agwat nila sa mismong peloton. Kasama nila dito yung Kuwait. At ito, yung ano, Chinese Taipei. Nakakulay pink. Anong bansa ito? Maraming Japan dito kasali, halos apat na team yung kasali dito. Tapos ito Shimano. Ayan, Japan din yata yan. Nakakulay blue nagdadala sa harapan. Ito may pumalit. Ito naman ay Trinity ng England. So England talaga, malalakas talaga. Kahapon pa sila, mula nung isang araw pa ay madalas silang nandito sa harapan. Ito may ano, may Thailander dito. Isa, sumali. Palit ulit si Marcelo Felipe kasama na sa likod ng nasa Kuwait. Tapos ayan, ilan sila? 2, 4, 6, 8. 8 riders sila nandito. So huwag kayong pipikit mga pampam, dahil maya maya may isa-isang pakakalasin yan nila. Sino-sino ang mawawala dyan sa 8 na yan? Makakapit pa kaya si Marcelo Felipe hanggang sa kalagitnaan, kasi meron pa tong meron pa silang 98.5 kilometers. Yun, napakaganda ng atmosphere ng Japan ng Taiwan. Maliit na bansa pero napakaganda. So eto, dinadala ulit ng Trinity ng England tong first group. Pangatlo si Marcelo Felipe. So ito, inusog ko na dito sa 90.7 kilometer. Ito ng peloton natin, dinadala ng Japan. Okay Japan, yung kahapon nag first. Okay Japan. Kulay itim yung jersey. So ito, ito pa rin sila, buo pa yung 8. 8 rider yung nating nasa ating first group na may agwat na 90, mahigit 1 kilometro. Pero ito yung Kuwait. Pinakalas nila yung Kuwait kaninang kasama nila. Ito humalo na sa peloton. Humalo na sa peloton yung Kuwait. Pinakalas nila. Sabi-sabihin ganung kalakas yung takbuhan dun sa harapan. Kaya kumalas yung Kuwait. Ito ahon to. Pero ang takbo nila ay 34 kph. So nandito pa kaya si Marcelo Felipe. Andito sa bandang likod. 7 riders na lang nasa harapan. Sino-sino pa kaya ang kakalas mamaya? Ayan, palit ulit. Tulungan sila dito para hindi para tumagal sila. Dahil puro ahon to, tas malayo pa. Ito ay 150 at meron pa silang 180.5 kilometers. Ganyan pa kalayo. Tapos sa kadalasan yung tinatakbo ay ahon. Ayan, ilan na lang sila dito? 2, 4, 6. So 6 na lang. Sino pa kayong isang kumalas na isa? So mula sa 8 naging 7. Ngayon 6 na lang sila. Kasama pa rin dito yung Thailander at saka yung Trinity. Okay Japan yung nagdadala dito sa peloton.
So ito, inabutan sila kaninang pito, naabutan yung grupo nila, dalawa na lang. Nandito sa bandang likod pala yung mga 7-11, nasa likod ng peloton. Dalawa tong nasa kabila, yung first group natin kasama si Marcelo Felipe, kasama niya yung Trinity o yung rider ng ng England. Matakbo sila ng 18 kph, 17, sobrang kunat ng ahon na yan kasi mayroong 7 ang gradient nito ay yan, banda sa banda dito sa may kanan nakikita yung gradient. Tingnan nyo sa bandang kanan ng screen natin. So ito na yung 8 inabutan kanina at ito na mukhang mabubuo ulit yung peloton natin kasi yung agwat na lang ng ating ng first group ay maliit-liit na lang, nasa ito na, wala na oh, metro na lang ang binibilang. Aabutan na sila ng ng peloton. Ito na, at mukhang wala nang natatanaw na 7-11 na meron pa sa bandang likod. Merong isang 7-11 sa bandang likod ng peloton. So mga pampam, itong siguro to second group na to kasi marami yan sila. So nahati yata. Nahati. So yung first group kanina inabutan ng second group. So ito, nabuo na sila dito. So yung kalahati pa ay nasa likod. So mas marami pa rin yung nasa likod. So first group to at binubuo ng mahigit at nasa 20 mga ganyan, mga 20 riders. So hindi natin ganong mabilang kasi maliit lang yung screen ko. Nasa 20 below ganyan ang rider na dito sa first group. Tapos yung nasa likod, so mas marami yun nandun. Tingnan natin dito kung may 7-11 pang kumapit kasi nandito yung Okyo Japan at ayan, naglalag. So meron nakakapit na 7-11 pero mukhang hindi na si Marcelo Felipe to dahil ang number ni Marcelo Felipe ay number 91. So ang nanditong rider ng 7-11 ay number 94. So ito ay si Nicole Perea ng 7-11. So si Nicole Perea mga pampam ang siyang nag-champion sa under 23 nung Pilipina National Road na ginanap dito sa may Tagaytay. So siya yung nag-champion doon sa under 23. Si Marcelo Felipe naman ang nag-second kasi ang nag-first yata noon ay si Junel Carcueva ang champion. So ito, dumaan sila dito ng Kaibyang. Basta ito, tunnel to, dinanan nila mababa. So ito na, lumabas na ng tunnel at ilan sila nandito sa ito pa rin yung first group natin. Kasama nila yung KOM. Ayan. KOM, nagkasuot ng polka dots. Ang dadala ng peloton ay ang Okyo Japan. Nakalimutan ko yung pangalan ng Okyo Japan tsaka yung number kasi di natin alam kung yung nandito yung nagdadalang Okyo Japan ay siya yung kumuha kahapon ng first place. So nasa bandang kalagitnaan si Pareha. Ito may nag-attempt na umago pero aabutan din yun yata. Aabutan din. Malapit-lapit lang. Nasa 160 meter lang. Ayun, inaabot na. So ito na, 4.2 kilometers na lang to at buo pa rin yung ating first group. Walang nagtangkang umagwat dahil alam nang malapit na to, ayaw na siguro magpagod. So pasiparya mga pampam, Nicole Perea ng 7-11 ang naging champion ng ronda ng field cycling, national field cycling noong nakaraang buwan ay nandito sa palagitnaan. So ito na, last 900 meters, ayan na. 900 meters na lang mga pampam. Tingnan natin kung makikipagsabayan ba dito si Pareha. So
So si Pareha ay na under 23. So ang edad nito ay nasa mga 21 or 22. Ayan na. Ito na 600 meters. Ito na ang banatan. Ito na. Ito na, tumagos na sa finish line. Ito na, manapit na. Last 200 meters. Ito na, at ayun, tumagos na nga. So, bibilangin natin, tingnan natin kung pang ilan si Pareha. Pang ilan si Pareha sa tumagos. Ito. Halos magkakasabay yung mga gulong nila, oh. Kaya... ayan, tingnan natin kung pang ilan si Pareha ditong tatagos. Ayan, pangatlo, pangapat, ano, di makita kasi malos may magkakasabay na ano, pumasok. Ang malaki-laki di palang agwat. Siguro pang ano siya dito, pang 12. Ayan na, tumagos na. So, ayan, antayin pa natin ibang rider. Malaki-laki ang agwat nitong ano, first group kasi halos 5 minutes yata. So, in-skip ko lang to. Pinakita ko na lang yung mga riders na pumasok pa pagkatapos ng first group. Ayun, may kulay blue. At ito, may 7-11 na pumasok. Hindi ito si Marcelo Felipe. Ibang ride, ibang ano to, ibang ano. Si Valdez yata. Ayan na, pumasok na. So, may tatlo pang 7-11 tayong antayin. Kalat-kalat sila yun. Pangatlo. Dalawa na lang. Eto, pumasok na si Idol. Siya na kaya ito? Mukhang hindi. Ayun na nga. Si Marcelo Felipe niya din pumasok. So, ito yung naging first natin. Trinity. So, second, ECT. At pangatlo naman yung Okyo, Japan. So, dumako naman tayo sa naging resulta ngayon. So, si Nicole Pareha ang naging best Filipino at ASEAN rider na nagtapos ng 156 km. So, siya ay pang 12 na tumagos sa finish line kanina at pang 13th naman siya sa general classification. So, kahapon siya ay pang 21st. Ngayon siya ay pang 13th sa general classification. So, ito naman yung sinabi ni Marcelo Felipe. So, basahin nyo na lang po. So, ayun. Tatapos na rin. Congrats kay Pareha. At abangan ulit bukas ang panibagong karera ng Tour de Taiwan Stage 4.